Kamusta mga kabayan? Konting tulog na lang at nalalapit na ang Kapaskuhan. Handa ka na ba kabayan? O baka napapakamot ka sa mga gastusin na kakaharapin mo ngayong Kapaskuhan? Huwag kang mag-alala, kung ikaw ay masipag, madiskarte, at positibo sa buhay, paniguradong makakaraos ka ng matiwasay ngayong holiday season. Kaya naman nandito kami para tulungan ka sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga kaalaman sa mga bagay-bagay na alam naming makakatulong sa iyo. Kaya naman ating tatalakayin ang mga negosyong makakatulong sa iyo para makapag-ipon, at syempre para makatulong sa iyo sa pag-angat mo sa buhay. Kailangan mo lang ng maliit na puhunan at diskarte kung paano mo ito papalagwin. Kaya naman simulan na natin at alamin ang mga patok na negosyo ngayong Pasko. Pero bago ang lahat, welcome to the Wise Kabayan YouTube channel. Nandito kami para magbigay ng gabay at tips para mapabuti ang buhay mo. Kaya naman watch mo lang ang aming mga videos at matuto sa buhay at share mo din sa mga kapamilya at kaibigan mo para matuto din sila. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Salamat! Negosyo number 1. Christmas Decoration. Setyembre pa lang pero madami na ang nagsisimula magkabit ng mga palamuti sa kanilang mga tahanan, madami nang naglalagay ng mga pamaskong decoration gaya ng Christmas lights, Santa Claus dolls, Christmas tree, at kung ano-ano pang klase ng decoration na siyang sumisimbolo sa Kapaskuhan. Mahirap man o mayaman, gusto ng ating mga kabayan na kahit paano ay may decoration sila sa kanilang tahanan. Dahil nga naman mas dama natin ang Kapaskuhan pag napapaligiran tayo ng mga kumukuti-kutitap na decoration. Sa panahon ngayon patok ang mga Christmas decoration na negosyo, kaya naman bakit hindi mo din pasukin ito? Bumili ka ng mga paninda mo sa divisoria, o sa palengke, at ialok mo sa mga kakilala mo, o kaya naman ibenta mo online. At kung ikaw ay creative, bakit hindi ka gumawa ng personalized o customized na decoration at ibenta mo din? Paniguradong kikita ka sa negosyo na ito kabayan. Negosyo number 2. Souvenir gifts o customized gifts. Sa panahon ngayon madami ng customer na gusto ng personalized na mga gamit, o kaya naman ang mga regalo na kanilang ipamimigay. Dahil mas ramdam nila na ito ay pinag-isipan at pinahalagahan ng taong nagbigay o magbibigay sa kanila ng regalo, kaya naman usong-uso ang mga personalized items ngayon. Gaya ng mga personalized pillow na may printed picture ng tao sa cover nito, gaya din ng mga tumbler na may mga personalized name, mga personalized printed t-shirt na design ng customer mo. O kaya naman mga personalized gift basket kung saan nakalagay sa basket ang mga paboritong pagkain o prutas ng taong iyong reregaluhan. O di ba madaming bagay ang pwede mong ipasadyan na naayon sa nais ng mga customer mo. Dahil ito ay kakaiba at natatangi, walang katulad at talaga namang pinag-isipan, malaki ang kita dito kumpara sa mga ready-made na mga souvenirs o regalo. Dahil walang nga itong katulad at special request, pwede kang magpresyo ng mas mataas. Kaya naman try mo ito kabayan. Negosyo number 3. Food catering. Pagkain ang talaga namang number 1 na negosyo na hinding-hindi mawawala ng customer, dahil lahat tayo kailangan kumain araw-araw. Ngayong holiday season, syempre kaliwat kanan ang mga handaan, mga Christmas parties, reunion ng mga magkakapamilya, kaibigan, classmate mo nung nag-aaral ka pa, at kung ano-ano pang mga pagdiriwang yan, ay paniguradong pagkain ang bida dyan. Kaya naman kung magaling kang magluto ng mga panghandang pagkain gaya ng spaghetti, pansit, fried chicken, at iba pang klaseng ulam. Aba, try mo na itong catering business. Dahil sa dami ng mga ginagawa ng tao, mas gugustuhin nilang mag-order na lang ng mga panghanda, dahil nga naman mas menos gastos sa pamamalengke, tipid sa oras, at hindi ka papagod sa pagluluto. Mag-offer ka online, mas maganda kung nakapackage na yan at may presyo na, para naman may pagpipilian ang mga customer mo, na naaayon sa kanilang budget. At maging wise mga kabayan, dapat advance mga order nila para naman hindi ka gahol sa oras, at syempre humingi ka na din ng down payment kung kailangan, lalo na sa malakihang order. Negosyo number 4. Minatamis o mga dessert at cake. Ang pagbebenta ng mga minatamis, kakanin, o dessert ang siya namang isa sa mga patok na business ngayong Kapaskuhan. Lumaki kaming nagbebenta nito para naman may baon kami sa eskwela, at hanggang ngayon nagbebenta pa din bilang isang hobby, at syempre pang dagdag ipon na din.
Para lalong maging matamis ang pagdiriwang tuwing holiday seasons, hinding-hindi mawawala sa handaan ang matatamis na kakanin, cakes, at kung ano-ano pang klaseng dessert. Kung interesado kang gumawa ng mga pagkain na ito para ibenta, check mo ang mga video sa YouTube ng iba natin kabayan. Karamihan sa kanila ay nagbibigay ng budget-friendly na recipe na talaga namang patok sa budget mo. Maging matiyaga, masipag, sa pagluluto at pag-aalok, gawin mong mas creative ang mga paninda mo na para makahatak ka ng mga customer. Tuwing holiday season madaming promo, kaya gayahin mo din ang mga promotion na aangkop sa mga business mo. Kaya ano pang hinihintay mo, pagplanuhan mo ito at try mo. Negosyo number 5, Event Organizer. Gaya nga na ating nabanggit sa mga nauna nating negosyo, madami talagang pagdiriwang o mga parties ngayong holiday seasons. Kaya naman isinama natin sa listahan ang event organizer bilang negosyong patok ngayong Kapaskuhan. Dahil kaliwat-kanan na ang mga Christmas parties, mga corporate parties, ito na ang chance mo para mag-organize ng mga events. Hindi nga ganun kadali ang negosyo na ito kung iisipin, pero kung resourceful ka, magaling mag-sales talk, at madaming koneksyon, abay pwede sa iyo itong negosyo. Madalas ang mga korporasyon ay nangangailangan ng ganito serbisyo para sa kanilang mga manggagawa, sila yung may malaking budget, at taon-taon na nagdiriwang. Kaya naman makipagsabayan ka na, humanap ka ng mga kapartner, mga supplier para sa mga gamit na kakailanganin mo sa mga event. Purong sipag at syaga talaga ang iyong puhunan at pakikipagtawaran ng presyo sa iyong mga supplier, pero ang kita dito ay talaga namang malaki. Kung meron ka ng team, mga kapartner, bakit hindi mo pagplanuhang tahakin ang negosyong event organizer? Maraming paraan para kumita ng pera, dapat maging masipag, matiyaga, wise, at positibo ka sa buhay. At kung makikipagsapalaran ka sa buhay, huwag kang matakot kung lumagpak ka, dahil sa't saan pa, ikaw ay babangon at magpapatuloy para maging maunlad at makaangat sa buhay. Be wise, kabayan! For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.